Mahihamak na maswabing magmaneho ng kotseng may automatic transmission kaysa sa kotseng manual. Madali man itong tingnan, maraming karaniwang gawain ang makakasira at nakakaubuso sa transmission nito. Mayroon ka man, bibili, o nangangarap pa lang, iba ang may alam sa mga dapat at di dapat gawin. Narito ang 10 delikadong gawain kapag nagmamaneho ng sasakyang may automatic transmission. Bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang notification bell at para sa iba't ibang tanglaw, sa pambihira man o sa araw-araw. Ayos na? Tara! Ang 10, pag-scroll habang naka-neutral. Para sa karamihan, ang pag-neutral mode sa pababang kalsada ay malaking tipid sa gasolina. Sa katunayan, ang mga sasakyang may automatic engine ay nakadesenyo na talagang pababain ang konsumo ng gasolina kahit nasa drive ang gear. Bahagyang-bahagya lamang nitong binabawasan ang supply ng gasolina kahit pa kapag pababa ang daan. Kapalit pa nito ay mas mababang kontrol at ang tanging magagawa mo lamang ay pabagalin ang sasakyan. Hindi mo maaaring pabilisin ang takbo kahit pa kung kinakailangan. Mababa rin ang RPM ng engine at pagpump ng oil ng ganitong sasakyan. Kaya naman, hindi agad lumalamig ang makina na nagdudulot ng matinding init at friksyong nakakaluto sa rito. Ang pangsiyam, pag-reverse nang hindi nakahinto ang sasakyan. Minsan, lalo na kapag nagmamadali, nakaiinip nga namang tumigil bago magpapalit-palit ng mode. Kung inaakala mong wala lang ito, nagkakamali ka. Sa katunayan, napipinsala ng gawaing ito ang transmission. Kapag ikaw ay nagpalit habang umaandar pa ang iyong kotse, imbis na brakes, ang transmission na ngayon ang iyong ginagamit sa pagpreno. Tumataginting na 10,000 piso ang aabuti ng gastos sa pagpapalit ng brakes kapag ito ay nasira o naluma. Bariya pa yan kung ikukumpara sa 125,000 na gastos kapag patuloy ang iyong pagdadrive reverse habang umaandar ang kotse. Ang pangwalo, pag-park ng hindi tuluyan nakahinto o naka-lock mode. Ito ay kakambal na ng kasalanan na huling nabanggit. Kung bagong modelo ang iyong kotse, malamang ay bihira na ito dahil sa speed sensors na naka-install upang maiwasan ang ganitong pagkakamali. Ngunit kung hindi, ang paulit-ulit na pagpapark ng hindi humihinto ng tuluyan sa pagmamadaliman o dahil lang hindi mo alam, ang pinsalang dulot nito sa iyong transmission ay hindi na naaayos o nareremedyuhan pa. Ang aksyong ito ay upang pigilan ang iyong sasakyan na umabante, hindi lang upang huminto o mapirmis ang manibela nito at hindi gumalaw. Tuwing magpa-park mode, maglalock ito gamit ang isang pin na konektado sa mga gulong. Ngunit kung gumagalaw pa rin ang mga gulong, malamang ay napuruhan na ang shock nito. Ang pampito, nag-neutral habang pula ang traffic light. Sadyang may mga taong hindi makatiis na ipirmis ang pada sa pedal brake kapag pula ang traffic light. Imbis na gawing neutral, panitilihin lamang ito sa drive mode dahil gaya ng nabanggit, hindi mo lubusang kontrolado ang takbo kapag naka-neutral ang sasakyan. Kung ganito nga, kakailanganin ng gumamit ng emergency maneuver dahil hindi mo ito mapapandar sa wastong oras at bilis kapag kinailangan. Kapag nakalimutan mo pang inilagay sa neutral ang sasakyan at nag-go sa kalsada, bubuhayin mo lang muli ang makina na kakain pa ng mas maraming reserbang gasolina. Sikaping panatilihin sa drive mode habang nakaantabay sa brakes ang isang pa upang tuwing kailangang huminto at umandar, lubusan mong kontrolado ang iyong sasakyan. Ang 6, pag-start ng sasakyan mula sa pagka-deadlock. Maliban na lang kung naikipagkarera o hinahabol ka ng pinagkakautangan. Wala itong pinagkaiba sa pag-accelerate ng iyong behikulo habang naka-neutral. At pag-shift ng gear patungong drive ng biglaan. Kung tingin mo'y nadadala ng sentido mo ng mga motorista, sandamakmak pa rin ang patuloy na gumagawa nito. Nagdudulot ito ng seryosong pinsala sa grapple at transmission belts. Kapag mabilis na nagsiship sa drive mula sa neutral, gumagamit ito ng friction upang mapagalaw ang iba't ibang bahagi ng makina.
Ang gawaing ito'y maaga magpapaluma sa mga bands at latch. Mas malala pa, pagtuloy-tuloy itong nangyayari, mawawala ng friction at magiging madulas ang transmission kung ikaw ay naka-gear clutch. Hindi gaano kamahala ng bands at latch. Ngunit, alin sa tingin mo ang butas ng bulsa kapag ganito ang nangyari? I-comment mo nga sa baba. Ang panlima, pag-iwan sa drive mode kung matagal na magsa-standby. Kung naisipan mong tumambay kung saan at umalis muna sa iyong kotse, huwag mo itong iiwan na naka-drive mode. Patuloy itong gagamit ng fuel at magdudulot ng overheating sa automatic transmission. Pang matagalan ang sirang idudulot ng pag-overheat nito at hindi biro ang magiging gastusin. Sa ganitong pagkakataon, maiging i-park mode na lamang tama ang kotse kung matagal na hihinto. O kung posible, patayin na lamang muna ang makina. Ang pang-apat, pagpapalipas ng pagpapalit ng transmission fluid. Mas mataas ang init na idinudulot na temperatura ng automatic transmission. Ibig sabihin, mas marami ring carbon ang pinuproduce na nagkukontaminate at nagpaparumi sa transmission fluid nito. Sa paglipas ng panahong napabaya ang maipon ng carbon rito, ang contaminants ay nagpapakapal sa fluid at magiging sanhi ng pagngarag at di kanais-nais na ingay mula sa makina. Ang kawalan ng lubrication sa internal parts ng transmission ay makakagasgas at makakasira sa mga ito di kalaunan. Palaging sundin ang specification ng manufacturer at huwag ipagpabukas ng ipagpabukas ang pagpapalit ng transmission oil. Ang ikatatlo, pagpasok ng tubig o likido sa broadcast. Naimbento ang mga cup holders ng may dahilan. Malaking problema kapag natapunan o kahit natalsikan lang ng kahit konting tubig ang loob ng transmission. Sapat na ang ilang patak ng likido upang lubusan ang mapinsala ang transmission sa puntong kailangan na itong palitan. Kaunting tubig lamang na pumasok at masipsip sa transmission ay tutunaw sa glue sa friction lining ng clutch. Kadalasan, may tubig nang nagmumula sa suspension. Ito'y naiipon sa iba't ibang bahagi sa loob ng unit, kaya di basta-bastang matatanggal ang lahat ng tubig. Kakalawangin ang mga bakal sa loob na di kalaunay magpaparupok at sisira rito. Ang pangalawa, pagsaid sa gas tank. Alam ng lahat ng car parent na kasalanan ang pagmamaneho ng sasakyang sumisingaw-singaw na ang gasolina. Gayunpaman, marami pa ring matigas ang ulo. Minsay hindi ka makadaan sa gasolinahan o hindi makapag-full tank dahil masyado mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Pero higit pa sa ilang pang-full tank ang gastusin upang magpaayos ng sasakyang nakadepende sa automatic transmission. Parang pagkain, kailangan ng mga sasakyan ng sapat na daloy ng gasolina upang tumakbo ito ng wasto. Ang gas fuel rin ang naglulubricate ng engine ng sasakyan at kung wala ito, pabilis na masisira ang mga bahagi ng makina. Mahal man ang diesel ngayon, mas nakakalugmok pa rin ang halaga ng pagpapayos ng sasakyan. At ang una, dalawang paang nakantabay sa mga pedal. Dalawa para sigurado? Sa mga dating nagmamaneho ng manual, nakakasanay ang isa sa gas at isa sa brake ang ginagamit na paa. Ibang kaso kapag automatic transmission ang iyong behikulo, ito ay mas nire-rekomendang gumamit lamang ng isang paa. Nagdudulot ito ng kalituhan at maaari mo matapakan ng sabay ang dalawang pedal, lalo na kung dulot ng stress o pagkabigla. Mas mataas ang chance ang mabanggat masagasaan ang iyong baby o mas malala masangkot sa mga vehicular accidents dahil dito. Maiging magsanay ng gumamit ng isang paa lamang habang may pagkakataon. Depende sa gaano mo kaagang nalaman ng mali, ang lala ng abala, gastos at kapahamakang maaaring mangyari. Ang mga pag-iingat na ito ay hindi opsyonal pagkat maliban sa budget, buhay mo at buhay ng nakapaligid sa iyo ang nakasalalay rito. Iyan muna sa ngayon. Kung marami ka natutunan, huwag kalimutang ismas yung like at subscribe button. I-share mo na rin sa iba para maging kanilang tanglaw.
sa susunod na sad. Bum 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 b